Lord. Lord. We are not worthy to receive you. We are not worthy to receive you. Only say the word, and we shall be healed. Nang may sakit sa puso, ang ginagamot ngayon ng ating Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Lord, tumatalak na po ako. Tulungan mo ako. Pagalingin niyo po ang anak ko. Pagalingin ka na po sa puso, pagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lord, we are not worthy to receive you, but only say the word and we shall be healed. Yes, Lord. Hindi ka ng taos puso at pagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Lord, we are not worthy to receive you. But only say the word, and we shall be healed. Ikaw naman kasi, hindi ka na nagtiis-tiis doon kay Father eh. Eh siya nakapagpagaling doon kay Maring Rose doon sa sakit niya sa bato. Alam mo naman kanina pa ako inaatake. Dinala mo pa ako sa mainit at masikip. Eh kaya nga kita dinala ron. Kasi wala tayong pang pa-ospital, hindi ba? Teka, tawagan natin ang daddy mo para makonsensya ha? Oh, kaya mo pa ba? Ulo mo. Upo ka muna dyan. Kap! Oh, Rita. Mukhang inatake na naman si Michelle. Oo nga ho eh. Patawag ka pa. Sige. Oh? Hello. Akin Major Perez nga ho. Huwag mo siya itatago sa akin dahil naririnig ko yung boses niya sa background. Kakausapin ko siya. Hello? Oo, ako nga. Hindi naman sa namamalimos, ano? Kaya lang, inaatake na naman ng hika si Michelle. Eh, kanino ba nagmana ito? Hindi ba sa pamilya mo? Wala namang hikain sa pamilya ko eh. Nandito kami sa tindahan, nakikitawag sa telepono dahil pinutulan nga kami ng telepono. Putulin mo ba naman yung sustento mo sa amin eh? Hindi mo basta pwede gawin sa amin yung mag-ina. Pupunta ako dyan sa krame! Hello? Hello! Hello! Buiset! Mami, ano ka ba? Eh, kinakawawa tayo ng daddy mo eh. Ay, doon yung sapon. Ay, sorry. Sandali, anak. Eto. Ay, ka na. Oh, Rita. Rita. Oh. Tumaya ka muna sa loto. Anong mali mo? Maging milyonara ka. 20 million daw ang loto. Kaya tayo? Oh, sige. Oh. I-check location mo raw, sabi ni cute guy. Sabi mo ano? Ano? 25? Taka lang. Female. 25. Female. Baguio City. Baguio City? Grabe, no? Siguro lahat na nasa chat ng bobola. Oh! Tanong ni cute guy. Habis mo daw. Sabi mo ano? I love computer games, singing, eating, dancing, yun. Lahat-lahat na! Grabe, hindi na naman ako makahinga. Alam mo, Michelle, mabuti pa ikaw na lang dito eh. Kasi kanina ko pa napapansin eh, ginagawa mo akong sekretarya mo.
Hindi pa naman kasi ako sanay dyan eh. Kaya may ano? Ano ka ba? Teka lang, Michelle ah. Sige na, ikaw na. Kumusta? Masaya ka ba sa buhay mo sa lupa? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka. Magtiwala ka. Michelle! Michelle! May kausap akong sweet lady eh. Kausap? Eh, naka-off na yung computer eh. Nakahang na yata eh. Hindi. Usap ko siya eh. Ikaw talaga, Michelle. Weird ka talaga. Feeling ko sa sobrang daming gamot na inom mo yan eh. Dyan sa hika mo. Na-overdose ka na. Kaya high ka ngayon. Tingnan mo nga ka nakapatype ng type. Naka-off naman eh. Hindi, meron eh. Sweet lady nga yung pangalan niya eh. Siguro may problema na itong computer namin. Siguro may virus na yan. Kasing dahil nag-i-email dyan eh. Alam mo, masyang yun lang nangyari yan eh. Sakit. Bigla ko nahilo. Sakit ang ulo ko. Sakit ka lang? Oo. Oh. Tumagilid ka pag matutulog ka na, ha, anak? Yun ang sabi ng respiratory therapist mo. Mami, parang di naman umeepekto tong gamot ko eh. Eh, yung effective nga sana yung si Father. Eh, kaso naman hinimatay ka nga. Totoo ba yun? Parang umaacting lang yung mga tao dun eh. Yan ang hindi nakakapagpagaling sa'yo. Hindi ka kasi naniniwala eh. Wala kang tiwala sa Diyos, ano? Hindi ka nagsisimba, hindi ka na rin nagdadasal. Nagdadasal naman ho ako eh. Pero sa loob ko lang. Mas gusto mo pa nga yung mga barkada mo eh. Gala ka ng gala. Palagi ka doon sa kapitbahay. Ano bang ginagawa mo doon? Wala naman pong magawa dito eh. Anong wala? Ba't di ka maglinis? O kaya magluto ka? Hindi yung gala ka ng gala. Wala naman tayong computer eh. Yung project namin, kailangan naka-computer. Ay, nako. Mabuti pa. Matulog ka na. Sige na. Tatapusin ko lang yung tinatahi ko sa baba, ha? Tumagilid ka. Thank you.
Babalik na yan! Balik! Babalik na yan! Babalik na yan! Babalik! 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 Bernadette? Nako, kausapin mo. Dali. Sandali lang, ho. Ay, kayo pala. Wala po si Mami, eh. Wala na naman. Ang bayad nyo? Dalawang buwan na kayo hindi nakakabayad, ah. Eh, meron naman po kami deposito nung nakaraang buwan, di ba? Deposito yun. Dalawang buwan na ngayon ang utang nyo. Paano kung bigla kayo umalis at marami kayo iwan na sira dyan? Paano naman ako? Pwede ko bisitahin ang bahay? O, ano ito? Bakit ang dumi-dumi nito? Oh, huh? Ano ito? Eh, kasi po, meron pong nakitira ditong pamangkin ng mami ko. Eh, medyo makulit po yung anak. Eh, naghahantay kasi sila ng papeles papuntang Japan. Ah, papuntang Japan. Nag-a-apply. Bakit hindi ka nalang mag-apply, iya? Ayoko ko dun eh. At saka, bata pa kasi ako. Eh, yun na nga ang gusto ng mga Hapones eh. Yung mga batang katulad mo. Gusto mo eh, ha? Pipikiin natin passport mo. May kakilala ko. Ano? Ayoko. Mami! Lumayas ka! Layas! Paharita! Pinagtataguan mo lang pala ako, ha? Bastos! Lumayas ka! Pinalalayas mo ako? Ay, umuupa lang kayo rito, di kayo nakakabayad. Ay, ko ipapulis kita. Anong ipapulis? Baka nakakalimutan mo. Na, pulis ang tatay ni Michelle. TNP major siya. Baka ikaw ang sampahan ko ng kaso. Acts of lasciviousness. Major pala ha? Ini-anino asawa mo, hindi ko nakikita rito. Palibhasa, kabit ka lang. Lumayas ka! Lumayas ka! Mami, tama na! Lumayas ka! Bastos! Demonyong mama ito! Naku, baka ipon lang tayo anak. Lilipat tayo kaagad. Pala ng narcotics division ay rapat mo eh. Di malaki dilihensya nun. Ewan ko. Dati buwan-buwan kami sinusustentuhan. Ewan ko, bigla na lang kami pinutulan. Eh, may pagka-warfare si Mami eh, kaya ako nalang makikipag-usap. Michelle, paborito ba ng daddy mo? Bihira ko lang makita si daddy eh. Kasi doon siya umuwi sa totoong pamilya mo. Sorry, Hermes. Busy si Major. Hindi pwedeng istorbohin. Sandali lang po. Pakisabi po si Michelle, anak niya ka mo. Sinabi ko na nga. Eh, kasi po nag-ating classes kami para dito eh. Alam po namang hindi niyo sinabi eh. Alam niya may meeting siya. May pinagbibigay niya sa inyo. Ito oh, saka tatawag na lang raw. Eh, naputulan ho kami ng telepono. Yan ang sabi ni Sir. Oh, cheque. Eh, gift check to eh. Isang bake shop. At least 2,000 naman. Ano yan? Isang damakmak na insimada yan sa kasinumbers. Chip, baka pwede namang perahin to. Hindi yata. Thank you.
Michelle! Michelle! Minamalas dahil wala pa si Michelle. Teka, teka. Gusto niyo magmerienda, ha? Oh, dead na naman. Sabi ko nga, kuha na ako eh. Kay maingay. Nadid ako. Oh, andyan ang source of inspiration. Bakit naman ito yung mata mo? Si Mami kasi eh. Nagaway kami. Ayaw niya ako payagan lumabas eh. Baka daw maligawan ako. Baka daw mabuntis ako. Baka daw maging diskresyada ako. Ayaw ko, labo. Alam na ba niya ang tungkol sa inyo ni Gideon? Wawala yun. Michelle, willing naman akong dumalaw sa inyo eh. Ikaw lang ang ayaw eh. Ang bigay ng gift check? Yun nga, isa sa kinagalit niya eh. Nakikialam daw ako. Di ba dapat lang naman kasi tatay ko siya? Mabuti pa kayo, Marie, eh. Kompleto pamilya niyo. Saka mayaman kayo. Si Daddy naman laging nasa barko. Lumaki na nga akong hindi ko siya nakikilala, eh. Alam mo, Michelle, may kanya-kanya lang tayong problema. Kuha ko muna kayong merienda. Huwag mo masyadong damdamin yung problema. Sabi nga nila, di ba? Let the problem worry about itself. Ikaw ba naman na walang pambayad ng tuition at di makapag-exam? Ibig mo sabihin, hindi ka nakapag-exams? Muntik na. Nagmakaawa lang ako sa office. Pero alam mo yun, nakakahiya talaga. Nag-exam na ako tapos pinahinto pa nila. Hiyang-hiya talaga ako. Michelle, don't worry. I'll always be here for you. Magwat. Sorry. Promise na di ako gagawa nung di mo gusto. Talaga? Michelle, love you. Maliit pa tayo nung crush na kita. Tsaka alam mo, most memorable day sa akin nung sinagot mo ko. Alam mo, ang dream ko talaga, mabuo yung pamilya namin. Pero alam ko malabong mangyari yun eh. Michelle, siguro kung di man ngayon, in the future, ikaw, tayo, and we have our own family. Okay ka lang. Mabata-bata pa natin, ganyan na iniisip mo. Ganun ako kaseryoso eh. Tara na. Baka hinahanap na ako ni Mami. Michelle, ito muna. Call of nature lang ako. Sige. Sandali.
Michelle! 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 Usap ko nung isang araw eh, nung nagko-computer ako. Sweet lady? Yung sa internet? Ewan. Basta nung isang araw, nag-chat kami ni Marie. Tapos, parang, basta, mahabang story eh. Pati nga ako naguguluhan. Ang ganda-ganda niya. Tapos nung makita ko siya, at narinig ko yung boses niya, parang nawala lahat ng problema ko. Ang saya-saya ko eh. Hindi eh. Higit pa. Parang naramdaman kong peaceful ako. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ka ba nalipasan ng gutom? Basta nakita ko siya nawala lahat ng problema ko. Nakita mo ba yung mga bulaklak? Alam mo, hindi kaya yun yung multo o yung white lady nagpapakita rito. May narip daw kasi dito eh. Hanggang ngayon nagpapakita pa rin. Alam kong hindi siya yun. Sino nga? Mama Mary? Hindi naman niya sinabi ko anong pangalan niya eh. Hindi naman kaya masamang spirito na nagpanggap na mabait. May nakita akong ganun sa TV. Labo mo naman eh. Basta kung ano yung nakita ko, sa akin na lang yun. Wala kang karapatang mag-judge dahil hindi ikaw nakakita. Kaya lang, please, pwede bang huwag na makakarating sa iba? Dahil pag nakarating, talaga magagalit ako sa'yo. Bakit naman? Siyempre, ikaw nga mismo pinagdududahan mo ko eh. Ibang tao pa kaya. Tapos sasabihin mo pa na nagugutom ako. Eh, paano ako? Ay, nako. Basta, sa ating dalawa na lang to, please. Promise? Promise? Thorns of the Lord Jesus Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ayan. Palagi ka kasing ginagabi sa labo yan, kaya hindi ka makarecover sa hika mo. Nay, tumaya ho ba kayo sa loto? Michelle, anak, alam mo, nakita ko yung teacher mo sa grocery. Hinahanap ka niya sa akin. Nay, baka ho manalo yung dalawang numero natin sa loto. Huwag mong iibahin ang usapan. Nagka-cutting classes ka ba? Kahapon ho. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Sinabi sa akin ng teacher mo na madalas kang hindi umaattend sa klase niya. Ang akala niya, dahil dyan sa hika mo, nag-aalala lang siya sa health mo. Tsaka sa
sinabi pa niya sa akin, may sumusundo daw sa'yo sa school. Yung si Gideon. Si Gideon ho, yung kapitbahay natin. Anak ko ni Aling Nora. Sino ba yung Gideon na to? Boyfriend mo na ba siya? Ho? Ay, hindi ho. Akala mo makakapagsinungaling ka sa akin, ano? Akala mo hindi ko malalaman. Michelle, ayaw kong matulad ka sa akin. Ang mga lalaki. Pare-pareho yan. Habang nililigawan ka nila, mababait yung mga yan. Pero pag nakuha ka na, wala ka na. Hindi naman katulad mo, no? Hoy! Huwag mo akong sasagutin ng ganyan, ha? 15 anyos ka lang. Nasa poder pa kita. Ngayon, kung magkakasungay ka na kaagad, ngayon pa lang magkalinawa na tayo. Huwag ka na lang mag-aral. Gabayan mo po ako upang maging mabuting ina. Huwag mo rin pong pababayaan si Michelle ko. Ano ba, Michelle? Ano? Dance revo ka naman! Halika ka na! Ayoko niyan. Kau na lang. Oh.
Merienda muna kayo. Michelle, oh, kamusta yung asthma mo, iha? Pumunta ba kayo ng mami mo doon kay father? Opo, kaya lang hinimatay po kasi ako eh, dahil mainit kasi masikip. Oh, sayang naman. Alam mo kasi ako mismo, nagpupunta doon pagka sinusumpong yung arthritis ko, Diyos ko. Alam mo, talaga, naniniwala ako, it works. He is a medium. Pati Jesus works through him. Kaya bumalik ka doon, iha, ha? Sayang, opo, talaga. O, iha, maiwan ko muna kayo, ha? Opo. Marie, oh, chat tayo. Ha? Eh, ganun pa ako kumukonekta, hindi ako makapasok eh. Napaka-busy sa internet. Kaya na ko pa tinatry, no? Kaya ako nag-dance revo eh. Dance revo na lang tayo. Yoko niyan, sawa na ako dyan. Oh, kain ka na. Marie, nananaginip ka ba? Ako? Oo naman, pero syempre nakakalimutan ko na. Ako meron akong panaginip. Ulit ng ulit. Talaga? Tungkol saan? Tungkol sa isang babaeng ka-age natin. Parang Spanish times. Parang nung unang panahon pa. Talaga? Sino? Bernadette. Bernadette? Basta, mga 4 times ko na siya napapanaginipan. Ano? Same dream o iba-iba? Parang tumutuloy yung story niya. Parang minsan nananaginip ako ng gising. At saka yung nangyayari sa kanya parang nangyayari din sa akin. Talaga? Ano ba naman yun? Nakakatakot naman yan. Mag-dance revo na lang ako. O nga din, naguguluhan eh. Baka naman mamaya ano yan, alam mo yun yung past life mo yan, yung kagaya mo sa TV, alam mo yun, baka totoo yung reincarnation. Ha? Bakit? Nanalo kami sa loto! Ha? No! Ha? Nanalo kami na, talaga? 20 million! 20 million! Ah! Grabe! Ha? Ha? Sige ha? Mami, ninalo tayo sa loto. Di ba sabi sa atin mananalo tayo? Ayan, no? Naku, tignan ko nga. 30 million? Diyos ko po. Hihiga kayo sa salapi. Ano ma? Hindi ako nakataya eh. Mami, di ba lagi ko nire-remind sa inyo yun? Tsaka lagi kayong tumataya, di ba? Anak, nawala sa loob ko eh. Ang dami ko kasing iniisip. Pera na, naging bato pa. Tuloy mo na nga yung sukat sa akin. Nang matapos na tayo. Sayang ano. Sweet lady, alam ko na ngayon na totoo ka. Tinupad mo yung sinabi na mananalo yung numero namin mag-ina. Sayang, hindi namin siguro talaga fate na umaman. Kanina inis na inis ako dahil walang ibang nanalo, kaya amin talaga yon. Pero ngayon, na-realize ko na test lang siguro sa akin yon. At saka ngayon nakausap na kita, masaya na ako at nararamdaman ko ulit yung peace inside me. Mukhang may kinakausap. Nakatingala pa siya, oh. Ano ba nangyayari dyan? Napoposes na yata yan, eh. Anong ginagawa niyo rito? Ikaw ang tatanungin namin ng ganyan. Sino nagsabi sa inyo ng lugar na to? Si Gideon? Medyo. May nakikita ka raw babae dito. Sino yun? Blessed Virgin Mary? Mashaur Piatras Paraw? Michelle, di ba
Sabi mo sa akin na nanaginip ka tungkol kay Bernadette. Ang sabi kasi sa akin ni Mami, yung bata raw na yon, yun daw yung nakakita kay Our Lady of Lourdes 200 years ago. Talaga? Wow! Magiging santa na siya! Saint Michelle! Yung taray! Hindi ka na marits, ha? Michelle! Michelle, teka lang! Isandal ka pala. Mabuti nalaman ko kagad. Michelle, si Maggie lang naman yung sabihan ko eh. Nakita niya kasing tinititigan ko yung petals. Sabi ko, napulot ko. Kaya lang, alam mo naman yun, parang investigador, di ba? Tsaka, napag-isip ko naman na best friends naman kayo eh. Di pala kita mapagkakatiwalaan. Tama si Mami. Pare-pareho kayong mga lalaki. Break na tayo, ha? Wala na tayo. Michelle! Michelle, I'm sorry! Michelle, bigyan mo naman isang chance! Michelle, I'm sorry! Michelle! Michelle, si Marito! Umalis ka na, Marie. Michelle, nakausap ko si Gidon. Totoo bang break na kayo? Umalis ka na, sabi eh! Michelle, sorry na. Michelle, ako naman talaga ang nangulit kay Gidon eh. Kasi nakita ko tinititigan niya yung petals, nagtaka ako. Eh, alam mo naman yun, hindi marunong magsinungaling, di ba? Michelle, sorry na. Michelle, ba't ganyan ka sa amin? Huwag mo naman kaming ganituhin. Di ba magkakababata tayo? Umalis ka na, may test pa ako. Michelle, sorry na, please. Sorry na rin, sabi ni Gidon. Patawarin mo na kami. Umalis ka na. Siya? Hey, namin niyo ba yung mabango? Mabango, no? Tara. Michelle, may sinasabi ba siya? Anong sinasabi niya? Sabi niya, magtiwala kayo. Manampalataya. Manampalataya? Ang lalim na. Sabi niya, pare-pareho lang naman daw tayong lahat ng paniniwala. Tao lang may gusto mag-iba-iba na relihiyon. Pwede ka rin ba naming makausap? Sino ka ba? Bakit kay Michelle ka lang nagpapakita? Sabi niya, sino siya? Anong itsura niya? Maganda siya. Maamo ang mukha. Nakasuot siya ng kulay blue na tela na makislap mula ulo hanggang paa. Tapos, nakaganito siya ngayon. Tapos gumaganito naman. Ang ganda-ganda ng ngiti niya. Bakit ayaw mo magpakita sa amin? Bakit kay Michelle lang? Trying hard ka naman, Marie. Ayaw nga magpakita sa'yo ng magagawa mo. Tama na nga yan. Sabi niya, kung gusto doon natin siyang kausapin, pumunta doon tayo sa may computer. Kakausapin ko kayo sa pamamagitan ni Michelle. Yun ang sabi niya. Kailangan magdasal daw muna tayo ng isang Our Father at Hail Mary. Our Father who art in heaven,
Holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins. As we hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Kumikilos ang kamay ko. Pinapakilos niya. Mahal ko kayo. Kayong lahat ay mga anak ko, kahit iba-iba kayo ng pananampalataya. Tao sa mundo lang naman ang gusto mag-iba-iba na relihiyon. Tumitindig ang balahibo ko. Kayo ay ginagabayan ko sa inyong paglaki. Mahal ko kayo. Pwede kaya magtanong? Oo. Gusto ko sana magtanong tungkol dun sa daddy ko. Namatay siya nung 10 years old ako. Miss ko na siya. Kumusta na kaya siya? Kapili na siya kayo na may kapal. Ano ba yan, multo? Alam kong takot ka sa multo. Eh, takot ka pala sa multo eh. Anong magagawa ko eh? Duwag nga ako eh. Wala kang dapat katakutan. Manampalataya, manampalataya. Hindi ako maintindihan ng parents ko. Battery pa ako sa kanila. Lagi lang pinagagalitan. Pagmamahal at pagtitiwala lang ang kailangan na galing sa puso. Pagmamahal at pananampalataya lang ang kailangan sa mundo. Ano yun? Hindi ko ata kayang gawin yun. Masyadong pa-good boy. Customer akong dala para sa'yo. Ito, si Ivy, pati si LC. Ay, hello! Upo, upo, upo kayo, oh! Doon lang ito sa tabi ng bintana. Sige. Sige. Yung mga husbands nila sa barko rin. Talaga? E di, dollars din ang income ninyo. Ang suswerte naman nyo. Nako, itong si Cora mas maraming pera, no? Kasi kapitan ng parko ang kanyang asawa. Nako, eto nga si Jod, gusto na mag-resign. Eh, mag-retire pala. Kaya talagang nag-iipon ako. Ay, ba't kayo nadalaw? Ay, eto nga pala si Ivy. Magde-debut yung anak niya. Mm-hmm. Eh, sabi ko, subukan yung tahimo. Anong yari? Eh, ganito yung klaseng tabas ang gusto ng anak ko. Ayan. Ay, wow, ang ganda. Kaya lang, itong klaseng yari na to, ang bagsak, depende sa tela. Mm-hmm. May tela ba kayo? Wala pa nga. May swatches ako. Ayun, pakiabot naman yun. Swatches? Sandali. Ito, pang debut ata. Oh, ito nga, ayan. Mamili ka dyan. Pag debut, hindi dapat pala. Rita, ha? Kaya kami napunta rin dito, eh, kasi... Gusto namin sana magtanong tungkol doon sa mga nangyayaring kababalaghan doon sa anak mo. Ano? Ah, yung tungkol doon sa anak mo si Michelle, eh, balita namin, nagme-medium daw, at samahan na birhen pa. Aba, baka nagkakamali kayo. Kaalis-alis lang ni Michelle eh, papuntang school. Wala namang nagbago sa kanya, tsaka wala rin sinasabi sa akin. Naku, hindi mo ba alam? Eh, hinamatay yan doon sa bahay ng isang araw. Nagta-type ng computer, pero sinasapian ng mahal na birhen, sabi ni Marie. Eh, tanong ng tanong yung mga barkada hanggang nanghina. Teka, eh sinabihan ka pa daw na tumaya sa loto, ha? Dahil yun daw ang mensahe ni Mama Mary. Kaso, hindi ka naman tumaya, nanalo ka na sana. Naku, sayang. Pwede mo magtanong kung kailan ako makakapunta ng Amerika? Kasi, lagi nadidenied yung visa ko eh. Kailangan kong kumakausap ang anak ko, sandali ha. Kasi half day lang siya, dapat nandito na ngayon eh. Pasensya na kayo, bukas na lang kayo bumalik ha.
Halika na. Balik na lang tayo. Ah, ito. Utoy, nakita niyo ba si Michelle? Nakita mo ba? Hindi po eh. Baka po si Gideon. Sino ba si Gideon? Ayun po. Gideon! Gideon! Alam mo ba kung nasan si Michelle? Isang buwan na rin hong nakakaraan nang magkaroon ho ng unang appearance dito ngayon sa lugar na to. Paano mong nalaman? Kami po ni Michelle magkasama. Nagalit po siya sa akin nung malaman niyang sinabi ko po kay Marie yung nangyari. Nakita mo ba? Hindi po. Siya lang po. Pare-pareho tayong lahat ng paniniwala. Tao sa mundo lang ang gusto mag-iba-iba tayo ng relihiyon. Apoy ng langit ang nasa atin. Nililinis niya ang ating kaluluwa para paghandaan ang pagdating ng Espiritu. Nasa iyong handog kong pag-ibig, nasa iyong kalayaang maging ganap. Kamusta na, anak? Ano, inaatake ka na naman ba? Bakit ka hinimatay? Lumipad ako. Dinalaan niya ako dun sa malayo. Sa langit siguro yun. Ibang-iba dito. Maliwanag na maliwanag. Talaga? Tapos? May sinabi siya sa akin eh, pero hindi ko na matandaan. Maraming taong naghihintay sa'yo sa baba. Hinihintay ka magising, anak. Bakit? Gusto ka nilang makausap, makita, mahawakan. Ayun na naman. Pero kailangan. Pati nga si Mayor, sabi ng barangay captain, interesado ang makausap ka. Bibigyan ka daw ng scholarship. Bakit? Michelle, nagmamagandang loob lang si Leon. Naniniwala siya na may mission ka rito. Kaya lahat sila doon sa labas naghihintay sa iyo. Oh. Ano lang ako ha? Papingan ako dito, mami. Ordinary man of God.
Ibang. Pasensya ka na nga pala sa nangyari sa araw, ha? Kita pa naman ang awa. Nasa taas, masama pa rin ang pakiramdam. May mensahe pa ba ang malabi rin sa kanya? Wala. Masama pa nga ang pakiramdam. Rita! Tignan mo to. Parang nagdahilan lang. Kanina eh, suka tayo to. Pero tignan mo ngayon. Nakikipaglaro na. Rita, ang swerte naman ng ano. Totoo pala naghihimala. Sama. Magaling na nga na ko. Magaling na siya. Ang totoo niyan, nagluto ako ng kaunti. Bigay mo anak, bigay mo. Mama. Kayo talagang pinagpapala dito sa barangay pinagpala. Sa dami-dami ng barangay sa Pilipinas, dito pa napakita ang mahal na birhen. Barangay natin? Nakausap ko kanina si Mayor. Tatayuan na raw niya ng kapilya yung lugar ng aparisyon. At dito makasama ang magiging kapilya ng Our Lady of Pinagpala. Kapal, nasa TV tayo! Sandali! Sandali lang! Dahan-dahan kayo! Sandali lang! Sandali lang! Luma na yung TV namin! Baka lalong mawala ng picture! Sandali! Dahan-dahan lang naman! Sa hirap ng buhay ngayon ay kailangan natin ng himala. At dito sa barangay Pinagpala ay may nangyaring mga himala kaninang hapon. Sabi mo, nakita mo ang mahal na birhen. Hindi ko po sinabing nakita ko ang mahal na birhen. Eh di wala ka palang nakita. Hindi nakita po ako. Puting maputi. Isang babae. Isang magandang babae. Siguro mga nasa 16 taong gulang na siya. Anong sabi ng Mother Superior at ang mga mahal? Panaginip daw yun. Pero hindi, gising na gising po ako noon. Nahihibang ka lang. Ilang beses ko na po siya nakikita. Hindi ako nahihibang. Alam mo, masyadong aktibo ang iyong imahinasyon. Wala kang nakita. Hindi po totoo yan. May nakita po ako. Gara! Pinagtatawanan ka ng mga tao. Ang sabi nilang lahat, ha? Na ikaw ay isang sinungaling. Isang baliw. Para sa kabutihan mo, huwag na huwag kang babalik sa buhay. Pero sabi po yung mabait na babae, bumalik daw po ako sa grotto sa loob na din 5 araw. Huwag ka nang bumalik doon! Ngayon nakausap na kita. Malinaw na sa akin kung totoo ang sinasabi mo o hindi. Totoo po sinasabi ko. Sinungaling ka talaga. Sinungaling! Aminin mo na sinungaling ka. At pag inamin mo yan, maayos kong lahat. Tatahimik ang buhay. Pero pag hindi mo gawin yan, malalabot ka sa akin. Gusto mo bang bumalik sa kulungan ng tatay mo? Wala naman po siyang kasalanan nung kinunong niyo siya na na. Basta nang wala siyang kasalanan ngayon. Bakit niyo pong baka biginagan ito? Ngayon, Bernadette, pirmahan mo ito. Bilang katibayan na wala kang nakita sa pero may nakita nga po ako. Sinungaling ka talaga. Gusto mo lang mapag-usapan. Gusto mo lang maging isang tanyag! Isang aking impostor! Hindi po! Sabi po ako na totoo, wala po akong kasalanan. Palayain niyo na po ako.
po, huwag po, ikukulong nila ako! Michelle? Anak? Tubig! Tubig! Kumuha kayo tubig! Anak? Ah, Lika. Nananaginip ka lang. Mami, ipaninip ako na naman si Bernadette. Bernadette? Nang Lourdes? Nang France? Mami, paano naman nalaman ni Michelle kung anong bansa yun? Pero yung Bernadette na nakakita ng mahal na birhen sa groto. Hindi ko mahal na birhen ang tawag niya. Magandang babae sa groto. Rita, talagang nakapagtataka. Pero kung totoo ang panaginip niya, pahiwatig yun na kung ano palang nangyayari kay Michelle, parang diary na nangyari kay Bernadette. Oo nga, ano? Nakakamangha, no? Ito na po yung tubig. Mag-okay kaya din tayo dito sa lupa ninyo, Rita. Baka may nagmimilagrong bukal. Ito talaga si Cora, oh. Alam mo ba, magmula na mangyari ito, wala na kami magawa nitong si Michelle dito sa bahay. Aba, trust in the name of the Lord and the Holy Mother, and you will be provided for. Bagay. Ngayon, tourist spot na ang Lourdes. I remember, nakapunta na kami ni Joe nung sumama ako sa kanya sa barko, mga 10 years ago na yon. Aba, malay mo, baka yumama ka dahil dito. At di ba marami ka rin namang matutulungan, Michelle? Yung mga walang pang-ospital, yung mga desperadong mabuhay. Grabe, nakatama ba yung tingin sa akin ni Miss Ramos kanina? Huwag mo lang pansinin yung mga yun, no? Grabe Michelle, talaga. Michelle! Michelle, sadali lang! Michelle, ano, mauna na ako sa'yo, ha? Hinihintay ako ni Mami, eh. Sige. Michelle, pwede ka ba makausap? Kamusta na? Okay ka na ba? Okay lang. Galit ka pa ba sa akin? Ewan ko. Hindi ko na naiisip yun sa dami ng mga pangyayari sa buhay ko. Nagsisisi nga ako dun sa nagawa ko, eh. Nagulo-tuloy yung buhay mo. Okay lang yun. Siguro it was meant to happen. Okay ka lang ba sa ganito? Masaya ka ba? Kung nakakausap ko si Sweet Lady, masaya ako. Pero pag nakikita ko na nagkakagulo yung mga tao... Eh, talaga bang ganito na lang yung buhay mo? Hindi na ba tayo babalik dun sa bagkadahan? Miss ko na nga yung dati, eh. Ngayon, wala na akong privacy. Pakaramdam ko tuloy lahat ng tao nakatingin sa akin. Pinag-uusapan ako. Alam mo naman, Michelle, yung mga tao, di ba? Kapag may mga himala, madali silang maniwala. Parang hindi ka naniniwala. Ah, hindi. Naniniwala ako. Kaya lang, natatawa lang ako sa kanila, eh. Paniwala kasi nila na napagaling sila ni Mama Mary. Ang totoo nun, di ba, sila na may nagpagaling sa sarili nila. Ewan ko ba? Ba't ako napunta sa ganito? Sorry, ah. Sa akin kasi nagsimula yung gulong to, eh. Okay lang yun. Pero alam mo, minsan naguguluhan ako, eh. Kung talagang siya si Mama Mary, bakit parang lumabo yung future ko? Hindi ko nakilala yung sarili ko, eh. Hindi ko na alam kung anong gusto kong gawin. Kung saan ako pupunta. Don't worry, Michelle. Masyadong rin malalim mga iniisip mo. Mabuti pa, isipin mo, kapag wala kang makausap, bad trip ka na, dito lang ako. Ha? Michelle, anak, halika nga rito. Tingnan mo yung telang binili ko, yung para sa gagamitin mo sa Linggo. Bukas ang pinto, kaya pumasok na ako.
Napadalaw ka. Napanood ko kayo sa TV. Totoo ba yung nangyayari kay Michelle? Palagay mo kung hindi totoo yun, matitibi kami. Nasaan siya? Nasa school. Yung sustento namin. Dala mo ba? Meron ako rito, pero maliit lang. Ito. Kulang pa yan, alam mo, sa isang buwang baon ni Michelle. Nabalitaan ko na nag-o-offer na scholarship si Mayor. Nagpapadasal kay Mama Mary, siguruhin daw na mananalo siya sa eleksyon. Loko talaga yan, oh. Palibasa politiko. Tinanggap naman niya yung scholarship. Ayaw ng anak mo. Maging practical sana kayong dalawa. Sabihin mo dyan sa anak mo, kaya siguro siya nakakita ng operation, eh para makatanggap siya ng biyaya sa iba't ibang paraan. Tapos tatanggihan niya. Mali yun. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Huwag mong pakikialaman ang buhay ng anak ko. Bakit? Anak ko rin naman si Michelle, ah. At saka hindi naman, kaya naman ako hindi na nga pagbigyan ng sustento sa inyo. Dahil gipit ako. Kahit kailan, hindi ka naman naging tunay na ama kay Michelle. Pinabayaan mo siya. Ako nagpalaki sa kanya. At saka nung magkasakit siya, mamatay-matay siya nung atakihin sa hika. Dinalaw mo ba? Ang yabang mo. Akala mo ikaw ang pinagpapala ng Diyos. Nandito po ako ngayon sa barangay Pinagpala at kasalukuyan naglalakad ang mga tao papunta sa apparition site kung saan unang lumabas ang imahe ng isang heavenly woman na tinatagurian nilang Our Lady of Pinagpala at pinaniniwalaan nilang si Mary, the Mother of Jesus Christ. At nandito po ngayon si Marie na matalik na kaibigan ni Michelle. Good evening po. Good evening po sa mga televiewers. Saka gusto ko pong batiin yung mga classmates ko. Hello, saka sa teacher ko po. Mare, ano tong sinasabi nyo na nakausap nyo raw si Mama Mary sa inyong computer? Opo. Kasi po, mahilig po kami ni Michelle mag-chat at saka maglaro ng computer games. Pwede mo ba itong paliwanag? Kakaiba po ngayon ang ating istorya. Kasi po, ang sabi po sa akin ni Michelle, una raw po niya na meet sweet lady sa chat room bago nagpakita sa kanya. So, sweet lady po ang pangalan ng nakikita at nakakausap ni Michelle. Opo. So, I think malinaw naman na hindi niya tinawag kailanman na Mama Mary ang kausap niya. Opo, at saka po minsan kung gusto namin kausapin sweet lady, ang ginagawa po ni sweet lady, sinasagot po niya kami sa pamamagitan ng computer. Si Michelle po ang nagtatype para pong nagmi-medium, tapos notepad po ang ginagamit namin program. Ganon? So talaga palang high-tech na ang ating komunikasyon at pati na sa langit. Salamat tayo sa apparition site kung saan makikita natin ang mga tao na deboto sa lugar na ito. At napapabalitang magtatayo na sila ng chapel dito. Nasa loob si Michelle Miranda, ang 15 taong gulang na dalagita na nakakita ng apparition. Alam nyo, si Michelle ay isang pangkaraniwang mag-aaral lamang. At nandito po ngayon sa tabi ko, ang kanyang ama, si Major Amado Perez. Major, curious lang po ako, bakit naibo po yata ang apelyido niyo kina Michelle? Alam mo kasi, hindi kami kasal ng mami niya. That makes Michelle illegitimate. Pero wala nang stigma ngayon ang mga illegitimate children. Pantay-pantay na ang karapatan ng mga bata under the family code. Totoo po yun. At ang magina niyan, mahal na mahal ko kaya hindi ko pwedeng pabayaan. Kamusta naman po si Michelle bilang isang anak? Mabait si Michelle, masipag, matalino. Kaya lang pinahihirapan siya ng sakit niya, yung hika. Well, siguro naman ho, mapapagaling siya ng ating mahal na birhen. Mater Tua et Fili Patris Mater, Conceptio Immaculata Ego Sum, in Lourdes.
Prudence Fatimike Aparini. Propter peccatam hominum dissensio. In religionibus multiplicata. Ako ang nasa Lourdes. Ako rin ang nasa Fatima. Ako ang inyong ina. Ako rin ang ina ng anak ng ama. Ako ang Imaculada Concepcion. Lahat tayo pare-pareho ng paniniwala. Tao sa mundo lang ang gusto mag-iba-iba na relihiyon. Dadali na kita sa ospital, ha? Huwag na, Mami. Kaya ko naman to, eh. Kailangan ko lang ng pahinga. Pinaalis mo na ba yung mga tao? Oo. Ano pa ang gusto mo, anak? Tabihan mo na lang ako. Kailangan ko ng katabi ngayon. Naalala ko ng bata ako. Lagi mo kong tinatabihan. Tagla konti. Atoy, konti. Ayan, tires mo pa. Konti pa, Atoy. Ayan, o, pati pa, ayan. O, sige, pilmin nyo na. Talayan nyo mabuti, baka matanggal yan. Ciel, kamusta ka na? Daddy. Salamat naman at mukhang maigi ka na. Siya nga pala, nandito si Kapitan. May re-request yata sa'yo. Oh, nakagagamot ka ng ibang tao, pero ang sarili mo, di mo kayang ipagamot sa Mariang Berhen. Pwede bang i-bless mo yung imahe ni Mayor? Hindi naman ako kupare, Kap, eh. Sa simbahan nyo nalang dalhin yan. Sige na, konting dasal lang, anak. Dasalan mo na, para naman daw swertihin si Mayor Kap, sa eleksyon. Kap, may sakit po si Michelle. Ito, pinagawa ito ni Mayor. Mga 10,000 ang ipapalaminate niya. Nasabi ko na kay Maddy yan eh. Ibebenta natin yan sa pinakamurang halaga. Mga 2 pesos lang. Ayan ho ba yung tunay na petal? Hindi, simbolic lang yan. Paano ka makakapag mass produce kung totoo ang gagamitin? Ang ideya ni Mayor ay manumbalik ang pananampalataya ng mga taga rito. Para makaiwas sila sa masasamang bisyo at malayo sa krimen. Daddy, Kap, parang hindi po tama yung gagawin niyo. Tsaka, mabuti na rin po yung maaga pa lang. Alam niyo na yung nasa isip ko. Ayoko na po mag-medium. Nahirapan na ako. Bakit? Kayo pang nakilala na ang ating barangay? Ayoko na po eh. Anak, kailangan ka pa ng madla. Marami pa silang gustong marinig sa mahal na birhen sa pamamagitan mo. At saka nakapila pa sa labas yung mga magpapagamot sa'yo. Ayoko na. Gusto ko na ng normal life. Michelle,
sa hirap ng buhay ngayon, wala nang normal na buhay. Saka dahil sa iyo eh, gumanda ang takbo ni negosyo dito. Michelle, special ka kaya ka pinili. Oo, at dahil mukhang liyamado si Mayor sa eleksyon, talaga nangangako siyang marami siyang ibibigay sa iyo. Nahirapan na ako eh. Parang kung sinasakal. Nag-a-adjust ka lang naman sa bagong role mo eh. Aba, isasali ko parang bilang spokesperson ng mamamayan laban sa droga. Di ba magandang papel yun? Sa kabira sa isang kabataang nakakagawa ng ganun. Sa ngayon. Anak, may mission ka kaya ka pinili ng Diyos. Tulungan niyo ako. Hindi ako makahinga. Pwede ba? Pwede ba? Amado, Pak, umalis na kayo! Anak, mahal na mahal kita. Kaya gusto ko lang malagay ka sa mabuti. Amado, ano ba? Tama na! Tigilan mo na si Michelle! Michelle? Michelle! Ang mabuti pa, dali na natin sa hospital. Michelle! Doktora, kamusta na ho ang anak ko? Muntik na mawala ng oxygen pati ang utak niya dahil sa tindi ng plema niya sa dibdib. Punong-puno ng plema ang baga niya. Napagod lang ako at napuyat. Kaya nga eh. Eh kasi doktora, nitong nakaraang linggo talagang walang pahinga itong batang ito eh. Paano ho? Dahil din dun sa nangyayaring kababalaghan sa buhay namin. I am aware of that. Ikaw daw nakakakita sa Blessed Virgin Mary. Well, tigilan mo na yung mga apparition stories na yan. Ganyan yung sa Ilocos. Fake naman pala. It is not doing you any good. Tapos, nakita ko sa TV. Pinapaasa niyo yung mga tao may cancer, may TB. Aba, doktora, hindi naman namin sila pinipilit. Kusa sila pumupunta sa amin. Alam niyo naman ang mga Pilipino. Masabi lang na himala, talagang dinudumog nila. I don't believe in this. Saka ikaw, Michelle, tingnan mo ang nangyari sa'yo. Kaya lahat ng mga miracle stories na yan ay placebo effect lang yan. Hindi dahil sa milagrong galing langit. Doktora, naparito kami para magpagamot, hindi para sermon na ninyo. Minsan, ang isang tao ay kailangan ng ibang klase ng gamot. You must realize that, Michelle, that this apparition is killing you. Siguro, doktora, born again ka, no? Bakit naman kailangan pumasok ng relihiyon dito? Eh, hindi ka naniniwala sa Virgin Mary, eh. Mami, tama na. Pati pa naman dito sa ospital, relihiyon pa rin. Doktora, gusto na namin magpa-discharge kasi hindi gagaling ang anak ko rito. Gusto na makuusap yung sinasabi niya na nakakita kayo ng Mama Mary. Magandang araw po. Ay, nandyan ba si Aling Mila? Opo. Pasok po kayo. Anak, nakikita ko sa mga mata mo ang kalinisan ng iyong puso. Saya-saya ko po at nakausap ko kayo, Sister Mila. Feeling ko may karamay ako. Talagang maraming sakripisyo, maraming pagsubok. Ako nga, sinubok din ang sakit noon. Nang intriga, madami. But it was wonderful. Sister, nagmadre po ba kayo? Lumabas ako sa pagkamadre.
ito ang mga talulot na bumagsak sa kumbento na magpakita siya sa akin. Totoo siya. Totoong-totoo. Nararamdaman ko na siya ngayon. Naririto siya ngayon, Iha. Kapiling natin siya. Natutuwa siya at nakita na tayo. Sister, ayoko na pong mag-medium. Gusto ko na po ng tahimik na buhay. May karapatan ka mamirin yung sarili mong buhay. Each of us has a free will. Sundin mo ang puso mo, ang kapalaran mo. Oh, bakit tumigil? Hindi kasi nila lang kung kakanta sila daw nung Ave Maria. Ba't naman kayo kakanta nun? Labo naman nun. Hello! Bagay. Gusto ko lang malaman niya na I'm back to normal. Ha? Bakit? Wala. Gusto ko lang. O, nakanta na tayo ulit. Oh, kanta ulit daw! Kanta ulit daw! Where's our water breeze? It might be tonight! Pag-isipan ninyo ang inyong mga kasalanan at humingi ng tawad sa Panginoon. Michelle, ano kayong tingin mo kay Marie? Kaya kikayain sa kanya, totoo? Bakit? Wala, nakakadude. Langis pa lang nun yun, malaki nakita nila. Paano mo naman nalaman? Ako pa, alam ko yun eh. Kaya nga, hindi ko makakapaniwala na naniniwala pa rin sila. Ang tao pag desperado, lahat pinaniniwalaan. May mga gumagaling naman eh. Kasi sa kanila, totoong may milagro. Lalaman tayo sa lugar para mag-judge kung totoo o hindi. Sabagay, may kanya-kanya tayong katotohanan. Mabuti pa, mag-fishbowl na lang tayo doon sa kanto. Sige, ikaw na lang. Busok pa ako eh. Bukas na lang. Sige, sige. Mauna na ako. Ingat ka.